Iwala. Isiwala talaga. Marami. Kasi bata pa lang ako, parang gusto ko, sinabi ko na isip ko na gusto ko lagi magka-boyfriend. Gusto ko. So, since bata ako, lagi ko na tinatanong yung mga pinsan ko, nanonood ako lagi ng about love life, tapos nanonood ako ng mga love stories. So, very fascinated ako doon sa love stories ng bawat isang tao. So, nung nangyayari sa akin tong nagsasimula na ako magka-crush, lahat yun naiisip ko. Never ko nakalimutan lahat ng bawat ano experience. Kasi siguro passionate ako about it. Yun ang passion ko. Yun ang nahanap. Hindi totoo. Parang ngayon, kahit ngayon, pag naaalala ko yung mga dati kong pinagdadaanan, parang afresh pa rin ng emotions for pero me. Pero mas madali bang magbigay ng advice pag heartbroken o pag in love na in love? Kasi ngayon, you're very much in love. Diba? So, mas maganda bang magbigay ng advice pag medyo ang pag-ibig ay umaapaw o medyo heartbroken? Siyempre, mas maganda yung nasa ano ka na. Yung parang in love ka na. Kasi parang feeling ko, mas maganda yun na yung ina-advisean mo. Kasi ako dati nung, kaya naman ako gumawa talaga ng libro in the first place. Nung heartbroken ako, kung kani-kanino ako pumupunta ng website, guys, nakikimember pa ako sa mga Russian mentor. Magbabayad pa ako, mag-Skype daw kami para mag-advise. Ano ba ginagawa ko? Natable siya talaga. Alam mo nung college ako, ginagawa ko yung lovecalculator.com. I-enter mo yung pangalan yung percent. Ilang percent. Ay, ako naman hindi kasi sobrang lungkot ko. Tapos hindi naman ako maintindihan ni Mami Pinti dahil nag-uwi ako. In the first place, hindi ko naman siya naging boyfriend. Bakit parang buong buhay ko ang binigay ko sa kanya, iyak. Tapos ang ate ko naman, happy, hindi naman siya nakaka-relate masyado. So to the point na nagme-member ako, nagbabayad ako ng mga $50, $200 para ma-advise ng mga tao. Tapos yung pala nalaman-laman ko, ano lang pala yun? Yung parang template email. Tapos reply ako ng reply, please, I'm so in pain. Tapos pumunta ako din sa mga website na parang, hey guys, what's happening to you? I've been crying for 3 weeks. Yung mga forum. Magre-reply, hold on, I'm on my 1 month. Really? So naghahanap ako ng someone to cling on. Yes. So naisip ko, wala akong Pilipinang maiisip na ganun. Okay. Na parang may pinagdaanan tapos naging matagumpay sa kanyang mga pagdadaan. Or may kilala man tayo pero hindi sila open about it. Yes. That's why I decided na parang, sige, lahat ng mga heartbroken, lahat ng mga babaeng nalulungkot, lalo na doon sa pinaka-down na moment nila, sana meron silang matakbuhan or makitaan ng kung kaya ni Alex, kaya ko rin. Mangyayari din sa akin. Hindi na nila kailangan magbayad ng tubig.